Hi guys, welcome back sa aking kusina. So, pagpasensya nyo na dahil medyo marumi ang kusina ako. Hindi naman siya madumi, magulo lang kasi medyo maliit lang ating kusina at magtitiis tayo dito. So, tara, lulutuan ko pala kayo ng cheesy spaghetti. So, mas maraming spaghetti on, ay, mas maraming cheese on top. So, tara, bisa na natin. So, gusto ko guys, mas maraming garlic and sibuyas. Gagamit na pala tayo nito para mas mabilis yung pagdurog. Oo, kasi guys, pag ganito, umaasa ako sa lasa ng mga tawag dito, sa lasa ng sibuyas, bawang. Hindi kasi ako naglalagay ng betchin. Kung gusto niyo talaga ng malasa, damihan niyo na lang yung sibuyas at bawang. Paminta. Pero naglalagay naman tayo ng pork cubes. Ay, ayun na yung pinakapampalasa natin. Alam niyo ba guys, super effective to, as in. Mapabilis talaga yung gawain niya. Available to sa TikTok shop ko, check niyo lang. Napaka-convenient pag gamitin. Tingin siya. Durog na siya. Ha? Diba? Pag maramihan ang lulutuin nyo guys, mas masarap gumamit ng mga gantong ano, makinarya. Lalo na ako kadalasan pag nagluluto ako, ayoko nagpapatulong. Mas gusto ko yung ako yung naghahanda. So spaghetti naman eh, ano eh, option nyo yan. Pwede kayong hindi gumamit ng carrots o pwede din kayong gumamit. Ang recipe kasi namin, may carrots. Pangpaad lang ba ng flavors? Kasi hiwain nyo lang siya konti. Tapos lagay nyo. Durog na durog. Grabe. Look. Diba? Sa do kahit anong hiwa, pero syempre, parang mas maganda gayahin natin yung hiwa ng Jollibee. Yung parang pabilog lang, hindi pa slant. Tapos, huwag masyadong manipis, huwag masyado din makapal. Yung tama lang, yung mga ganyan lang. Kahit naman anong hotdog yung gamitin nyo, pero mas maganda kung jumbo. Parang kita-kita talaga. Itong spaghetti pala guys, recipe to ng nanay ko. Ginaya ko lang. Hanggang sa nakikita ko siya nagluluto nito, tinatanong-tanong ko ano ingredients. Kasi madali naman paano lutuin eh. Basta mahilig ka magluto guys. Tapos alam mo yung ingredients. Yung lasa, madali na lang gayahin. Gamit ang ating butter. So, ayan. So, isama na rin natin ang ating giniling. So, yung giniling natin, lagyan na rin natin ng paminta para mas masarap siya. So, ayan, halu-haluin lang natin para mag-incorporate ang lasa ng mga ingredients. So, lagyan na rin natin ang ating carrots. Siyempre, ilagay na rin ang ating pampalasa, which is ang pork cubes. Ayan ang magbibigay lasa sa ating spaghetti. Actually, karagdagang lasa lang yan kasi marami ng ingredients ang ating nilagay. So, lagyan na rin ating dinurog na bell pepper. Kahit anong kulay ng bell pepper. Ayan guys, ito rin isa sa mga nagpapasarap sa ating spaghetti. Spaghetti ang liver spread. Bisaya na, oy. So, ayan. As I have said, halu-haluin lang natin ng maayos. So, pwede nating ilagay ang ating tomato sauce. So, guys, matamis ang ating spaghetti para pwede sa bata. So, ayan, nilagyan ako ng isang spoon ng asin.
at lalagyan na natin ng asukal. Guys, kayo na bahala magtansya kung gano'ng katamis ang lulutuin nyo, ha? Tapos ilagyan na rin natin ng isang lata ng Evaf. Evaf? May F yorn. Isang lata ng Evaf. So, halu-haluin lang natin para ilagay na rin ang ating jumbo hotdog. Kaya mo ba to? So, ayan. Pag nilalagay na natin ang hotdog, ibig sabihin malapit nang matapos ang ating lutuin. So, iintayin lang natin kumulo yan, guys. So, ayan, nilagyan ko pa ng asukal kasi mas okay siya pag medyo sweet ang ating spaghetti. So, guys, kayo na bahala magtansya kasi ako, magaling talaga ako sa tansyahan. So, susunod, lalagyan ko na ng sukat ang aking mga lulutuin. So, ayan. Hintayin lang natin kumulo ang ating sauce. Ayan ay hudyat na, tapos na. So, ayan guys, ang next naman natin ay lulutuin natin ang ating on top na overload cheese. So, kailangan lang natin ng butter. So, ito guys, madali lang lutuin to. Tapos, talagyan lang natin ng all-purpose flour. So, guys, first time ko magluto nitong ng overload na cheese. So, hindi siya ganun ka-perfect pero pwede na. Sa susunod talaga, lalagyan ko ng mga sukat, yung mga sangkap na ginagamit ko para mas madali kayong makasunod. So, ayun, lalagyan na natin ng Evaf. So, halu-haluin mo lang. Actually, dalawang Evaf can ang ginamit ko dyan. Halu-haluin lang natin, guys, hanggang makuha natin yung consistency ng ating cheese. So, ayan, nilagyan ko lang ng paminta at asin. Ayun, guys, ha, paminta at asin lang ang ilalagay natin sa ating cheese. So, ayan, halu-haluin lang natin. Lalapot yan, guys. Antayin nyo lang. So, ayan, dinagdagan ko siya ng Evaf. Dalawang Evaf na malaki ang nagamit ko dyan. So, ilagay natin ang cheddar cheese. Ayan, haluin lang natin hanggang sa matunaw yung cheese. Yan, pag medyo malapot-lapot na at nakikita nyo yung natunaw na yung mga cheese, ibig sabihin, pwede na siya. So, ayan, dapat ganyang kalapot. Mas okay, guys, kung medyo pino pa yung mga cheese nakita nyo kasi ako gutom ni, kaya nagmamadali na ako. So, ayan, guys, ilalagay na, ilalapat na natin. Guys, optional yan, ha, kung gusto nyong cheese on top lang, pwede, at pwede din siyang ilagay sa oven. O, diba? So, ako, guys, sinubukan kong ilagay sa oven. So, ayan, in-oven namin siya ng 13 minutes. And guys, luto na. So, tara na, lafang na ang pinakahihintay natin na cheesy overload spaghetti. Overload cheesy pala, spaghetti. So, lafang na. Ayan, ang sarap, oh. Mangantayon! Happy eating, guys!